Simula bukas, hindi na kailangan ng pass para makapasok sa mga pribadong establishmento sa Baguio City. Pero sa kabila ng pagluluwag sa mga quarantine protocol, hindi pa rin bukas sa mga taga Metro Manila at ibang lugar ang mga pasyalan doon. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian, hindi ba nag-aalala ang mga taga Baguio na baka dumami ang COVID cases ngayong magluluwag na dyan? Well, Vicky, ang mga residente ng Baguio City ay talagang nangangamba na baka dumami muli ang kaso ng COVID-19 sakaling lumuwag yung quarantine protocol dito at magkaroon na nga nung pagluluwag sa turismo. Pero tinitiyak naman ni Mayor Magalong na hindi nila agad bubuksan ang turismo hanggat hindi nababalangkas ang lahat ng mga safety nets para dito. Simula ngayong araw, hindi na kailangan ng mall and market pass sa pagpasok sa mga mall at ibang pribadong commercial establishment dito sa lungsod ng Baguio. Isa lang yan sa mga pagbabagong ipatutupad ng Baguio City sa ikatlong buwan nila sa ilalim ng MGCQ. Ay ikalawang liquor ban ng lungsod na noong August 1 pa epektibo, ililift na rin bukas. Tumugma yan sa 111 charter day ng Baguio na dadaluhan ni Tourism Secretary Bernardo Molopuyan. Pinag-aaralan na rin ang iba pang pagluluwag bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na buhayin muli ang kanilang ekonomiya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Tinanggal na namin yung mga mall passes and eventually pati na rin yung mga market pass dahil nga nakikita namin yung impact din sa ekonomiya. I had a chance to talk to the business sector last week at isa nga yun sa mga complaint nila, talagang nahihirapan na rin. Nananatiling mababa ang kaso ng COVID-19 sa Baguio, pero sabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi ibig sabihin ito ay ipagsasawalang bahala na ang mga pag-iingat. Kung wala naman daw importanteng lakad, huwag nang lumabas ng bahay ang mga senior citizens at immunocompromised hanggat maaari raw huwag nang i-expose ang sarili sa COVID-19. May mga natuwa sa hakbang ng pamahalang lungsod. Hindi naman na, yun nga, hindi na kailangan ng pass, pero ang nare-record talaga is face shield po. Hindi ka na rin makakapasok pag walang face shield. Pero meron ding nag-aalala ngayong di na kailangan ng pass sa mall. Mas nakakatakot po kasi yung risk niya kasi marami nang pumapasok. Ang mga mamimili sa palengke, kailangan pa rin ng pass. Ang mga tanyag na pasyalan sa Baguio, gaya ng Mines View Park, nakasarado pa rin. Bawal pa rin kasi ang mga turista mula sa Metro Manila at iba pang lugar. Ang mga nagtitinda ng pasalubong malapit sa park, umaaray na. Yun talaga yung inaasahan namin. Sana magbukas na po talaga. Dalo na yung park? Opo. Bakit po? Para naman po sa ganoon, lahat na po ng mga taga rito may trabaho na rin. Ang iba, tanggap na raw na walang parokyano at naroon na lang daw para linisan ng shop. Kasi kailangan din linis-linisin paminsan-minsan. Sa Wright Park na pirming maraming parokyano na nangangabayo, naghihintay na rin ang pagbubukas ng turismo ang isa sa mga may-ari ng mga kabayo gaya ni Marvin Hamon. Anya, mahigit 10 kabayo na ang namatay mula ng pandemya dahil hindi na mapakain ng lubos. Namaya at nanghina, siyempre hindi mo na maibalik yung lakas nila kahit gusto mong buhayin. Pero sabi ng alkalde ng Baguio City, aaralan nilang mabuti kung paano at kailan tamang unti-unting buksan ang turismo sa lungsod. Marami pa kaming preparations na ginagawa rito, katulad ng aming processing center, visitors processing center, kailangan nating ayusin. Pati yung mobile application, tinatapos natin, nasa final stage na yung aming triage center. Vicky, sa huling tala ng Baguio City ay mayroon pang 81 na active cases dito at kahit nga bukas pa yung pag-lift ng liquor ban dito sa Baguio City ay may 4 katao ang tila hindi na nakatiis sa pag-inom kaya naman dinampot sila ng mga otoridad sa pinagiinuman nila sa construction site. At ang paalala ni Mayor Magalong, maghinay-hinay sa pag-inom at huwag daw magkaroon ng tagayan at gumamit ng magkakaibang baso upang hindi magkaroon ng hawahan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.